Ngayon, next. Ang gusto ko ngayon, tatanungin ko kayo. Yung 28 letters na Arabic alphabet kanina. Dahil zero pa kayo, hindi nyo pa alam ang Arabic alphabet, hindi nyo memorize, tatanungin ko kayo. Yung Arabic alphabet na yon, mga ilang araw o ilang linggo o ilang buwan ninyo i-memorize? Halimbawa ikaw, Brad, mga ilang araw ang gagamitin mo para ma-memorize mo ang Arabic alphabet? Mga one week. Ikaw, Brad, mga ilang araw? Mga isang linggo. Ikaw, Brad? Kayo dyan sa likod. Ikaw, Brad, mga ilang araw? Mga one week. Ikaw, Brad? Ha? Mga isang araw sa iyo. Ikaw, Brad? Sa palagay mo, mga one week. So, yung iba sa inyo, yung mga iba pa sa inyo, mga ilang araw? Isang buwan? Pag-memorize ito, grabe na yun. Matindi. So, ipagpalagay na natin na mayroon sa inyo isang linggo, mayroong dalawang linggo, mayroong buwan, mayroong isang araw, mayroong dalawang araw. Pero ako, i-challenge ko kayo. Alam ko na ang Arabic alphabet na ito ay hindi na aabot ng isang araw ang pag-memorize ninyo. Sa oras lang na ito, pag alis ninyo sa classroom na ito, memorize ninyo na ang Arabic alphabet. Imposible, no? Pero, walang imposible. Kaya ninyo ito memorize. Paglabas ninyo sa classroom na ito, memorize ninyo na. Dahil meron akong gagawin, meron akong nabistong technique na sa tagal ng pagtuturo ko, may nabisto akong technique kung paano tuturuan ang tulad ninyo ng mga adults sa loob lang ng isang oras na kaya ninyong i-memorize ang 28 letters ng Arabic alphabet. Para sumunod lang kayo sa instruction na gusto kong gawin natin. Okay? So ito, simula doon kanina sa Arabic alphabet, mayroon akong ginawang technique dito na sabi ko dito, the easy way to memorize the Arabic alphabet. Okay? So gawin natin siyang grupo. Ngayon, ginawa ko siyang 1, 2, 3, 4, 5. Limang grupo. Makikita mo, sa unang grupo, sa first line, yung first three letters, kung tingnan ninyo, halos magkapareho ang kailang hitsura. 1, 2, 3. Tingnan mo, halos magkapareho ang kailang hitsura. Ngayon, so nakuha nyo na ang idea na halos magkapareho ang hitsura. Para hindi niyo makakalimutan, magbibigay ako ng example. Ang tatlong letters na ito ay para ang surel ay parang yung bangka na sa dagat na walang katig. 'Di ba mayroon sa atin makita yun sa mga dagat, no? Yung parang troso lang, kahoy troso lang, tapos binutasan, tapos wala nang katig. Dito na napakaganda noon. Ang iba noon sabi na daso. Ang iba yung tawag nila, daso. Bangka, baruto. O baruto na nun. Anyway, kung tinan mo, meron tayong tatlong bangka dito na, so huwag mong kalimutan. Pag-imagine mo ng ganyan, sabi mo, ang first three letters ay tatlong bangka. So hindi na makakalimutan. Ano yung tatlong bangka na yun? Meron silang different name. Ang pangalan ng unang bangka ay Ba. Ang pangalawa ay Ta. Ang pangatlo ay Tha. Sabi mo, ang unang bangka, meron siyang isang pasahero pero ayaw sumakay. Lumalangoy-langoy lang doon sa ilalim ng bangka. Nakakatawa, di ba? Hindi mo na makakalimutan yun. Pangalawang bangka, mayroon siyang dalawang pasahero, umupo siya sa upuan, okay. Pangatlong bangka, may tatlong pasahero, umupo ang dalawang pasahero doon sa upuan. Ang pangatlo, ayaw umupo, pumatong doon sa dalawa. Tiyan mo, tatlong tuldok, 1, 2, 3. So, imagine mo na lang na mayroon tayong tatlong bangka na ang pangalan ng unang bangka ay Ba. Yung pangalawa ay Ta. And then, Tha. Ano yung three letters natin? Ba. Ta, ta. Again. Ba, ta, ta. Again. Ba, ta, ta. Aywa. Ikaw, Brad. Ba, ta, ta. Ikaw, Brad. Ba, ta, ta. Ikaw, Brad. Ba, ta, ta. Memorize na niya. Tingnan mo. Dali lang. Okay. Another three liters na magkapareho ang itsura. Ano naman ang kapareho ngayon ng itsura nila? Para silang mga seahorse. Sa dagat, di ba? Nakakita kayo ng seahorse? Sino yung nakatira sa malapit sa dagat o naliligo sa dagat? Ito, parang seahorse, oh. Okay? Ang unang kabayo, meron siyang mata sa batok. Ang pangalawang kabayo, walang mata. Ang pangatlong kabayo, may mata na sa ulo. Kasi taas sa baba ng ulo. Tingnan mo. So imagine mo, sabi mo, mayroon akong tatlong kabayo. Ano yung unang kabayo? Ang pangalan niya ay Jim. Jim. Ang pangatlong kabayo, Ha. Ang pang-apat, Ha. Jim, H,
ha, ha. Again, gym, ha, ha. Again, gym, ha, ha. Ano yung first three letters? Batasa, gym, ha, ha. Again, batasa, gym, ha, ha. Kayo lang. Batasa, gym, ha, ha. Okay, so 3-3. Ngayon, sa next line makikita mo, tigda dalawa naman. Itong dalawa na ito, magkapareho ang itsura. Tingnan nyo. Full curve. So tandaan mo na ang second line, mayroon kang unang dalawang letters, mga curve. Full curve sila, oh. Ang una walang tuldok, ang pangalawa mayroong tuldok. Okay? Anong pangalan ng unang curve? Del. 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 Pangalawa, del. 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 Ang gawin ninyo, sabi mo, parang napaka-arte ng mga pronunciation. So anyway, pabayaan mo. Sabayan mo na lang. Katinan mo nangyari sa atin noon sa pag-aaral natin. Pag tinuruan tayo ng English sa paaralan, hindi tayo sumusunod. Pagdating ng panahon, hindi tayo natutunan ng English. Baka hindi tayo, yung mga Bisaya natutunan ng Tagalog. Anyway, kaya ngayon, ang gawin natin, itong pag-aaral natin ngayon, bagong beginning ito. Then, ibigay ninyo ng fall, yung trust niyo sa inyong sarili. At saka, gawin ninyong ikhlas yung loob ninyo sa pag-aaral. Matututo kayo. Okay? So, ang unang first, ang dalawang letter, mga full curve, dal, dal. Next letter, meron tayong dalawang next, ra at saka zay. Ra, zay. Para hindi mo makalimutan, i-imagine mo na itong dalawang letters na magkapareho din, ang itsura, half curve. Binibigyan kayo ng mga shape para ito yung mga technique na hindi mo siya makakalimutan. Sabi mo yung first line, unang 3 liters, mga bangka. Yung another 3 liters, mga kabayo, seahorse. Then next line, ang unang dalawa, full curve. Ang pangalawang dalawa ay dan, again, half curve. Yun namang next, may mga guhit-guhit, ganun. Ang una walang tuldok, ang pangalawa mayroong tuldok. So meron kang pagdidipindihan sa imagination mo na para matandaan mo. So ang una ay dal, dal. Next, ra, zay. Yala, ra, zay. Again, ra, zay. Another 2 letters, sin, shin. Sin, shin. Sin, shin. Okay. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Balikan natin ang first line. Batasa, jim, ha, ha. Second line. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Okay? Pangatlong linya. Mayroon another 2 liters na magkapareho ang itsura. Oh. Da, sad, dod. Sad, dod. Then another 2 liters na pareho ng itsura. Always, yung naunang letter, walang tuldok. Yung pangalawa, meron. Una, wala. Panginoon. Yan, magkapareho ng itsura. Sad, dod. Dito naman ay. Ta, da. Ta, da. Dito naman, pareho ng itsura. Oh. Walang tuldok at may tuldok. Ain, gain. Ain, gain. Yala. Sad, dod. Again. Sad, dod. Ta, da. Ain, gain. Balikan natin itong sa gitna. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Sad, dod, ta, da, ain, gain. Next. Another line, the fourth line, tingnan ninyo. Magkapareho rin ang itsura ng konti. Yun, may isang tuldok dito. Dalawang tuldok. Fa, kaf. Fa, kaf. Yala. Fa, kaf. Fa, kaf. Next, dito naman, magkapareho rin ang itsura. Pero ito, medyo stress ito. Parang hook. Yan, mayroon siyang letter sa loob na hamsa. So, ito ay calf, lamb. Calf, lamb. Again, calf, lamb. Then, mim, nun. Hindi na magkapareho ang itsura. Ipag-party na lang natin. Mim, nun. Ulitin natin. Fa, calf. Fa, calf. Calf, lamb. Mim, nun. Balik natin ang first line. Batasa, jim, ha, ha. Next. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Next. Sad, dod, ta, da, ain, gain. Next. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun.
Last line, Ha-wa-u-ya. Again, Ha-wa-u-ya. Again, Ha-wa-u-ya. Okay? Brad, subukan mo nga. Subukan mo. Aywa, nice. Pa, Brad. Ba-ta-sa-jim-ha-ha. Next. Ka, Brad. Dal-dal-ra-zai-sin-shin. Next. Brad. Ikaw, Brad, ikaw. Sad-dad-ta-za-ain-gain. Next, Brad, ikaw. Fa Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Ya. Ha, Wow, Ya. So, ito na yung, ngayon, although sinabi ko sa inyo na bago kayo lumabas sa room na ito, mamimemorize na ninyo na ito, pero kailangan nyo ng trabaho. Ang gagawin ko, kikilos ako talaga, pati kayo, sabihin ko, ikaw. Anyway, so, bago kayo lumabas, mamimemorize ninyo. Pero, wag na lang, hindi ko na muna gagawin yun dahil binabudget ko yung oras natin, okay? At least, na-introduce ko sa inyo. So, ngayon, naituro ko na sa inyo ang Arabic alphabet nung una kanina, kung paano yung pagbabasa at saka yung mga pronunciation niya. Ngayon, itinuro ko naman sa inyo kung paano ang pag-memorize. Ulitin nyo lang, ang gawin ninyo, halimbawa, first line, sabi mo, para ma-memorize mo, Batasa Jim Ha Ha. Lagyan mo ng parang sound, Batasa Jim Ha Ha. Next line, Dal, dal, ra, zai, sin, shin. Third line, sad, dad, ta, da, ain, gain. Fourth line, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun. Last line, ha, waw, ya. So, pag inulit-ulit mo yun, mamimemorize na kabisado mo siya. Anyway, inshallah, natikap na natin kung paano ang pagbabasa, paano ang pagsulat, at saka paano ang pagmemorize. Bali, ihinto na natin muna ang una nating part ng pag-aral sa Arabic alphabet at saka inshallah sa by next session pag-aaral natin na ulit natin yung next na information. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا